Hello guys, isa ka ba sa mga breeders ng mga aso or bago pa lang mag-aalaga ng mga 4 babies? So yun guys, importanteng malaman ninyo ang kahalagahan kung paano, kung ano ang dapat gawin para sa ating mga alagang tuta or mga small dogs. So para malaman ninyo yan, panoorin po ninyo ang kabuuan ng videong ito. Tara, let's! Good morning mga idol! Welcome back sa aking YouTube channel dito sa Score Power TV. For today's videos guys, ito guys, si Skyler at saka si Snow. Nadalhin natin sa veterinary clinic sa Petworks dito sa bayan ng Tulong Lumban dito sa Bangalore. So taka let's, saka dalhin na natin sila Snow dun sa vet para mabaksin na sila ng kanilang first vaccine. So yun guys, medyo mainit na, kaya taka let's, huwag natin para dito. Taka! So yun mga idol, mga ka-spark, ito, nakasama natin yung aking anak na si LJ, yan, dadalhin namin si Skyler tsaka si Snow. Pupunta na kami ng ano, ng veterinary clinic. Taka, let's. Ayun guys, natito na tayo sa Petworks. Papapaksin na natin yung dalawang punta natin. Taka, let's. So tara mga idol, pasok tayo, baka pasukin pa ng iba to. So eto na, papasok na tayo sa loob ng clinic. So good morning sa inyo dyan guys. Eto na ang inyong likod, Spark Power TV. So ito, nilagay na natin yung ating dalawang alaga sa ibabaw ng table. So lapit tayo kay Sir at ilalabas na natin si Skyler at saka si Snow para sa kanilang ano. So bago ang lahat, mag-registered muna tayo ng kanilang record. So ayan, umpisa na natin, isulat na natin yung kanilang pangalan tsaka yung kanilang kapanganakan at edad. Yan. At matapos nyan, umpisahan na yung pagkuha ng timbang at saka ng ano yung attentary po nila. Yan guys, saka. Ito si Skyler. Yan. Nilabasan natin si Skyler. Inilagay sa kawali. Kaste. Kawali, ano pala, timbangan pala. So yun, tinitimbang na si Skyler. Ito, so yan, tingnan natin kung anong timbang niya. 2.2 kilograms, yan mga idol, 2.2 kilograms ang timbang ng ating si Skyler. So matapos niyan, isusunod naman si ate ka lang. Mukhang napasarap yung ating alaga, balak pa yatang matulog. So ito guys, tuturukan si Skyler sa puwit. Ay, hindi pala tuturukan. Kukuhanan siya ng temperature. So, yun guys. Ayan, para makita yung ano niya, tawag dyan, kung may lagnat ba o wala. So, tapos niyan, ito na si Snow. Ayan, nilagay na sa kawali. Ay, sa timbangan. Ayan, ang kilos ni Snow ay 1.5 kilograms. So yun, mas magaan siya kaysa kay Skyler. So yun, tinurukan ng puwit. Yun, kinuha ng temperature. So yun guys, sa puwit pala nilalagyan temperature, no, sa tuta. Ngayon ko lang yan nalaman. Ganyan pala ang ginagawa nila para malaman yung temperature ng kanilang ano, init ng katawan. Init ng katawan talaga. So yan, tapos na si Snow. So antayin natin kung anong susunod na gagawin nila, sir. So ito, nirecord ulit. Ayan, nilista ulit ni sir kung ano yung mga timbang at temperature ng ating dalawang alaga. So yun, after nito, babaksinan na sila. So yun guys, napaka-importanteng pabakunahan natin ang ating mga alaga, ang ating mga par babies para sa kanilang safe. So ito na guys, binabaksinan na si Skyler. Yan, ito si Doc. Okay, ganun lang kabilis, ganun lang kadali. So wala man lang kaiyak-iyak, no? Tibay ni Skyler. Yan, tapos na siya. So yun lang guys, at hindi natin nabidyuan si Snow. Yung cameraman natin is wala sa eksena. So yun guys, tapos na yung ating ano, vaccination. Ayan, wala na tayong pangamba ngayon. Si
next visit, sir, remain po sa cellphone mo. Tama po. After nyan, meron pa tayong pupuntahan. Abangan ninyo yan, guys, sa susunod na videos natin. Hello, mga kasport! Ito, welcome back sa aking YouTube channel dito sa Spark Power TV. So, pasensya na kayo, guys, medyo natagal tayo ng pag-upload ng videos ulit. Uuling ko din sa bago pa lang kasi naka-recover, so matagal tayong dumaan sa hindi naman matinding karamdaman. So, medyo nag-anon muna tayo, naglaylo-laylo muna tayo para sa ating kalusugan. So, yun guys, nagbabalik ko inyong lingkod, Spark Power TV. So, yun guys, muli po, sana supportahan po ninyo muli ang aking channel dito nga. Share ko sa inyo yung natutunan natin sa Pet Works Clinic. So, sabi ni Doc, napakalagang malaman ng lahat na ang mga alaga natin, lalo-lalo na sa mga small dogs, no? Dapat talaga, importanteng malaman ng lahat na dapat 1 week pa lang yung ating mga tuta is nade-deworm na sila. Tapos before 1 month, madeworm ulit sila. Siguro, mga almost 2 times siguro na madeworm sila bago sila ma-vaccinan ng 1 month old. So yun guys, kasi 1 month old kailangan mabaksinan na sila ng first dose ng na vaccination. Kung ano man yung karampatang dose na ibibigay ng ating vet sa ating mga alaga. So yun guys. At saka importante natutunan ko na hindi daw pala basta-basta tinutukok yung yung vaccine na yan. Lalong-lalo na kung hindi galing sa talagang vet. Or mayroon kasi mga nagpapatulok na walk-in lang yung mga kilala o kaya sila mismo Hindi daw kasi ganoon kasi ang dosage ng gamot is nababawasan. So imbis na halimbawa sa 10% na kailangan ng dose na nasa loob ng dosage ng gamot ng vaccine, halimbawa 10% magiging 8% na lang 'yon kasi nga kailangan talaga yung maintain ng degree Celsius ng lamig is nasa tamang templa o temperature ng lamig sa gamot, no? Halimbawa, yung isang dosage is 10% ang kailangan, dapat may turok sa ating mga alaga is 10% din para handa. Kumbaga 100% napapasok sa kanilang katawan. So yun guys, yun ang importanteng malaman ng lahat. Tapos, kailangan yung mga alaga natin is huwag na natin palampasin ng 2 or 3 months kasi yun nga, isa pa rin yun na naging problema. Kulang na yung gamot na may papasok sa katawan ng ating mga par babies, yun guys, kasi 3 times kasi yan, 1 month old, tapos after nun may mga kasunod pa, pangalawa, pangatlo. Ngayon kung lalampas na tayo sa tamang edad ng pagtuturok, isa magkukulang ng isa tulad halimbawa ng ating alaga na sila Skylar at Snow, 3 months old na sila ngayon bago sila naturukan. Ibig sabihin nalampasan na nila yung dapat na first vaccine nila. Lumampas tayo, imbes na yung pang-simula is naging pangalawa yung una. So, sana maintindihan ng iba yan. Tapos, pangatlo. Bali, dalawang dose na lang ituturok sa nila. Kaya natupakan sila ngayon, then, babalik na naman tayo sa April 4 para sa second dose. Pero dapat yun, pang-third dose ngayon. Kaya kulang na yung kumbaga 100% na dapat na pumasok sa katawan ng ating mga alaga. So, yun. Although, kahit naman kulang, importante pa rin, na patukan natin yung ating mga alaga kasi at least kaysa naman sa wala eh mas lalong nasa risk yung ating mga alaga. So yun guys, baka hindi masayang yung ating pag-alaga, pag-breed, dapat po sundin natin yung sinasabi ng veterinary. So yun guys, maraming salamat sa inyong suporta at sa panonood ng aking bagong video dito sa aking YouTube channel. So yun guys, kung bago ka lang sa aking channel, yan, pakiclick mo na lang yung subscribe button dyan sa baba at pakishare na lang din po ng video. Maraming salamat po. God bless. See you next vlog. Thank you so much.